nangyari dito sa aming bahay. Iba ibang kulay ang sahig. Guys, magandang araw at welcome back sa aking channel. Sa araw na ito guys, kung nakikita nyo itong aking kwarto, matagal na itong panahon na walang linoleum. Ang plano ko sana dito ay yung wood plank ilalagay dito, pero mahal masyado. Nasa 2,000 yata ang isang box nun, tapos kailangan ito ng dalawang box ng wood plank. So ang gagawin ko ngayon guys, para makamura pang samantagal, linoleum lang muna. Patulong ng aking asawa, ayan, gagawin namin to. Tapos isasama din namin tong dito sa labas. Ito, nung nakaraan kong video, ito ang ginawa ko. Papunta doon sa aming kwarto, doon sa master bedroom. Tapos sinama ko na dito, linisin lang muna namin to maya maya. Saka dito sa aking office, para gumanda na siya. Nawali sana, ang gagawin ko na lang ngayon, pupunasan ko bago lagyan ng linoleum. Kung nakikita niyo yung mga dugtungan ng ating plywood, itong ating ano, sahig, lalagyan natin ng scotch tape para yung linoleum ay hindi siya mapunit dyan banda. Habang nilalagyan niya yan ng scotch tape, ako naman ang gagawin ko, tatanggalin ko tong computer. Kaya maganda na dapat punasan mo muna siya ng malinis. Wala yung mga likabok para dumikit ng maayos itong scotch tape. Meron akong duct tape dyan sa baba, pero sa tingin ko yung duct tape ay makapal. Parang mag-umbok yata siya kung duct tape ang laksay pang ilalagay mo. So, latag na natin to. So yan, nakuha na namin yung part na yan. Nasukat na namin. Nakat na ng aking asawa. Ang sabi ng aking asawa, gusto niya pa ganyan ang grano, hindi pa haba dito na part pa ganyan, kasi para daw mukhang malaki tingnan ang ating kwarto. Ewan ko kung anong ibig niyang sabihin doon, kung lalaki o daw tingnan to. Kita lang natin yan mamaya pag matapos na to. Para daw yung retaso hindi mag sasukat dito, hindi daw pangit tingnan kasi hindi daw siya makita dito na part. So dyan ang dugtungan banda. So mamaya, lagyan namin yan ng dugtong pag matapos namin gawin itong sa labas na part. Lagyan na natin, oh. Mamaya i-finalize pa natin yan. Unahin muna namin yung doon sa labas na area para makita natin kung masakto ba talaga itong nabili namin. 7 metro itong binili namin ng linoleum. Nasa Labco, magkano gano'y yung metro niya? Nasa 89 ang isang metro. Makapal siya guys, maganda ang kanyang grano. At kung nakikita nyo yan, mukha siyang kahoy ang itsura niya. Dito tayo sa labas, papakita ko sa inyo yung lalagyan namin. Itong area na to, pinakita ko na to kanina. Ito, itong hallway dito, tapos itong aming space dito banda. Never ever leave without me. Baby now, let me warm you up. Baby, natag na natin dito na part. Go, kunin mo yung thumbtacks, love ko. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach your side. Ayan, nakuha na ang sukat dito. Pero sa tingin ko guys, mas short ito ng linoleum. Yung doon na area, yung sa hallway, baka hindi na namin mapalitan. Mangyayari dito sa aming bahay, iba-ibang kulay ang sahig. Dito naman ang part. Huwag ko kung itong haba nito ay matas niya dyan. Every day I like to go far with you. Tapos na namin itong dito na part. Tapos meron pang konting butal dyan.
mamaya pag matapos namin yung sa loob, kasi babalik kami doon sa loob para doon naman ang ipapinalize namin. Dudugtong namin tong natirang linoleum. Balik tayo dito sa office. Yan yung area na kulang, dadagdagan natin. Sukatin ko na lang para hindi na ako magdala-dala ng linoleum dito sa loob kasi maliit ang area. Pinakat na namin yung para doon sa loob, yung pangdugtong doon sa office. Yung misis ko ang nagkakat kasi siya ay engineer. Tapos mas stretch siya mag-cut kaysa sa akin. Na dito sa loob. Ayan. Maganda na siya tingnan. Para talaga siyang kahoy. Kung hindi mo lang makita itong parang mga ganito niya, pero okay na siya. Para talaga siyang kahoy tingnan. So sa labas naman tayo, tapusin natin yung sa labas. Tingnan natin kung mabuo pa natin yung hallway. Guys, sa hallway, mukhang ma-short na talaga to dito na part. So ayan, tapos na siya. Natamtax ko dito yung sa mga corner dito. Ayan, dito din. So guys, okay na siya. Maganda na tingnan ang ating sahig. Mas madali din yan siyang linisin kasi pag meron kang basang pampunas, tanggal agad yung alikabok niyan. So, tutur ko kayo konti dahil mayroon ditong part na hindi natapos. So, yan yung ating hallway. Nakikita nyo, kung dito mo tingnan, parang okay siya. Pero, paglapitan mo yan, yan. Ito, nilagyan namin ng mat kasi talaga namang may mat dito. Yung parang punasan ang pabago pumasok. Pero hanggang dyan lang yan siya. So, yan. Tapos, itong dito na part, okay na yung aking office, no? Ayan ang ating office. Yung aking upuan, nilagay ko din sa parang mat. Ayan, para hindi masira itong ating linoleum. Tapos itong paa ng aking ng aking table, nilagay ko din ang tela. Apat yan, para hindi masira yung ating linoleum. So ayan, no? Kung napapansin nyo, hindi masyadong mahalata yung kanyang dugtungan na part. Ito dito, may dugtong to. Yan. Pero kung nakikita nyo, hindi siya mahalata na dugtong siya. Saan yung dugtong dito? Ayan. Ayan yung dugtong. Kita nyo yan. Pero kung titingnan mo siya, hindi siya mahalata na dugtong. So, ayusin mo lang ng paglalagay. Maganda siyang tingnan. Hindi mahalata yung dugtong. So, yung dito na part, hindi mo talaga maiiwasan na yung dugtong ay makita. Yan. So, hindi siya nagkasya. Kulang siya ng siguro isang metro. Kung nadagdagan ko ng isang metro, okay sana. Shout out sa mga masugid kong taga-subaybay, MJ Bisana, Mixclub.ph, Ket Mingo, Leslie Sirfino, Julius Sutilo, Paolo Brian Garcia, Christian De La Cruz, Isabel Enhente, ang aking nanay, Ranger of Rangers Vlog Gear, at hanggang dyan ang aking video guys, at kung nagustuhan nyo,
like, dislike, kayo pong bahala. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, sana ay mag-subscribe kayo sa akin channel, guys. Support na rin sa akin. Hanggang sa susunod kong video, salamat sa panonood, sa support. Ingat lagi. Peace.